Well, mayroon na siyang ano, pier cup or pier heads. At mayroon na rin precast beam nakalagay. Sa area na yon ay ongoing yung paglalagay nila ng columns. Good day mga tao! Nasa kahabaan tayo ngayon ng Magsaysay Boulevard. At ngayong araw ay babalikan natin at i-update natin yung Quirino Avenue Rampoy din sa may bandang Skyway Stage 3 sa may Quirino Avenue. Balikan natin siya ngayon para ma-check natin yung pagbabago dun sa ginagawa nilang Rampoy. Alright, let's go, let's go! So nasa ilalim tayo ngayon ng Skyway Stage 3. Puntahan muna natin yung ginagawa nila dito sa Quirino Avenue Extension. Pagdaanan natin kung ano na yung status dito. Wow, mayroon na siyang ano, pier cup or pier heads. At mayroon na rin precast beam nakalagay. Tapos dito, sa ilalim natin, sa taas natin, kompleto na, meron na rin siyang decking. Yan. May decking na rin siya. At hanggang dito na yung tapos na na area dito. So dito, pababa na lang dito yung wala pa. So ito yung Quirino Avenue Extension, itong location natin ngayon. Dahil wala siyang pabalik o paikot, ay iikot tayo dun sa Skyway Stage 3 sa may ilalim. Right, let's go. Walang daanan dun, hindi pala pwedeng umikot dun. So yun, bumalik tayo, umikot tayo sa may ilalim ng Skyway Stage 3 dahil walang pabalik dun sa ginagawa nilang ano dun, sa may extension. Yan yung ginagawa nila dyan ay one way pala yan, hindi pwedeng bumalik. So as you can see naman kanina ay may mga precast beam na tsaka may decking na rin yung mga ibang parte, yung ilang span ng ginagawa nilang rampoy. So ngayon ay dito tayo sa may Quirino Avenue rampoy naman para makita nyo rin. Yan, ikot lang tayo doon sa may unahan. Yan o, kitang kita naman dito na may mga deckings na siya. Tapos sa area na yon ay ongoing yung paglalagay nila ng columns. Dito, sa area na to ay ongoing yung paglalagay nila ng columns. Dito. Yan, dito. Huwusan na lang to. Itong mga columns dito. Yan, bakal-bakal lang muna dito dun sa footing niya, lagyan pa ng semento. Iikot tayo dito, U-turn lang tayo. Yan. So bali ito yung ginagawa nila dito sa may area ng Quirino Avenue. Yan, dito pa lang yung inumpisahan nilang paglagay ng mga columns niya or mga poste dito sa area na to. Ayan. Yun, yung parte na to, yung unang dalawa na yan ay may mga yan, nabuhusan na, yung mataas na yan.
Tapos sa area na to ay bubuhusan na rin yan. Pero hindi pa masyadong mataas yung buhos niya. Tapos dito naman, dito sa ilalim ng Skyway Stage 3, ito yung rampway niya, yung entry papuntang north. Yan, as you can see dito, dun sa may ilalim ay ongoing yung paglalagay ng decking niya. Dito, ito may deckings na dito, nalagyan na. Yan oh, ang ganda, wow. Sa pulis pati military pati mga barangay, napagkakinulo at nakaroon ng okasyon ng laban at buhay ninyo ay tayo sa alanganin. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan, hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari, sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta, handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos, di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan, tubong Dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig, pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan, sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan, dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya, na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong, at pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Dikong. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Di lang kayo, pati siya ay gusto na rin sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat, tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidente, di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala niyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Dikong. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sa pulis pati military pati mga barangay,
napagkaginulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay tayo sa alanganin. Shoot them again. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinuno kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan. Sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali. Di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di niyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan. Dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong. At pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Dikong. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura.